So yan po, power saving device. Test natin to. Re-review natin to actual. Yan, kung ito ba ay talagang nakakatipid o ito ay isang scam. So yan. So ito po yung kanyang box at sinasabi dito ito ay electricity saving box. Yan, new type heavy duty. Yan, so susubukan natin ngayon. Saving electricity and money. Ayan, sinasabi dito. Ngayon, bubuksan natin to at isa-isahin natin yung ano ba yung mga features ito at yung specification nito. So yan, pagbukas natin, yung device kaagad yung ating makikita. Yan, at yan, napakagaan lang nito. Yan, ito yung kanyang model SD-001 rated 90 to 250 volts, 50 to 60 hertz. Useful load down nito ay 30,000 watts. Yan, so within 30,000 watts po, usable lang isang device na ganito. Yan, ito naman po yung kanyang harapan, tagiliran niya. Yan, tapos meron din ditong kasamang manual. So kung meron kayong mga clarification, kung ano man yung gusto nyong makita, yan dito. So yan po yung kanyang diagram. So nire-remove pala nito yung energy spikes daw. So ibig sabihin kapag tayo ay gumagamit ng mga appliances o kung ano man, yan, nire-remove na yung power spikes at nililinis yung ating electrical system, kaya daw po ay nakakatipid tayo. So yan, try nating subukan. So ingat po kapag ganitong mga klaseng device na bago at hindi pa natin kabisado, ay mas mabuti i-turn off nyo muna yung circuit breaker, tapos isaksak nyo to, tapos doon na kayo mag-on sa inyong circuit breaker. Baka po kung sakali man na may sumabog dyan o kung ano, at least malayo po kayo sa device mismo at safe po kayo. So yan, at okay naman, at gumagana yung kanyang indicator light. So yan, so ngayon try nating subukan to sa mismong load. So gagamitan natin to ng inductive load ngayon ng mga motors, mga yan, susubukan natin yan. Tapos gagamitan din natin ng resistive load yung mga heaters. Yan yung karaniwang gamit natin sa bahay. Tapos check din natin yung voltahe nito. Tingnan natin kung may nagbago sa ating voltahe bago at pagkatapos nating isaksak yung device na to. So yan, check muna natin yung bago natin isaksak. Yan, meron tayong 233 volts. Yan, nagbabago-bago yan pa isa-isa. Okay lang yan. Tapos pagkatapos nating isaksak, ay test din natin ulit kung may nagbago ba, para sure lang natin na yung ating mga gamit ay hindi masira. So yan, ganun pa rin. So normal yung ating voltahe, walang nagbago. Ngayon try nating subukan to actual load test natin kung may nagbago sa amperahe ng ating ititest. So yan po, unahin muna natin yung ating yan electric iron. Ito po example lang resistive load. Yan, gaya ng mga incandescent lamp, yan mga heaters, resistive load po yan. Set lang natin sa ampere setting. Yan, ito ay merong 1,500 watts. Yan, medyo mataas to, kaya magandang pang test to. Yung ating tester, set natin sa amperes. Tapos, i-check natin yan bago yung device, bago natin gamitin yung device, at pagkatapos nating isaksak yung device, check natin yung kanyang actual na amperahe. Yan po. So yun na siya, at meron siyang reading na 6.47. Yan, 6.42. Yan, naglalaro sa 6.4 amperes yung ating electric iron. Yan, so nag-cut off na siya. Yan, kasi na-reach na niya yung kanyang maximum na init. Ngayon, subukan natin kung ilan yung reading kapag nilagyan na natin ng energy saving device. So yan po, salpak lang natin to. Yan, so naka-off pa yung ating electric iron, then ilagay na natin yung ating energy saving device. So yan, naka-on po yung ating device. Ngayon, i-on natin yung ating electric iron. Try natin kung ano yung magiging reading nito, kung may nagbago ba.
Ayan po. So, 0 pa yung reading kasi hindi pa na-on. Tapos, pagkatapos natin i-on, yung try natin. So, yan, 6.47. Yan, 6.46. Yan, so 6.4 pa rin, walang nagbago. So yan, wala pong nagbago sa ating resistive load. So try natin sa inductive load, gaya ng mga motors, yung mga coils, electric fans, ganyan. So tingnan natin. So ito po, try natin sa inductive load. Yan, ito yung sample natin. So since ito ay motor, gaya ng mga refrigerators, electric fans. So yan, ito yung ating jigsaw. So may video din tayo nito, yung na-test natin to bago natin to nabili. Yan, magandang klase din to na jigsaw. So tingnan nyo lang sa ating video descriptions at sa ating DIY playlist. So yan po, so try natin yan, 1.3 yung kanyang amperahe. So ngayon try natin, lagyan natin ng energy saving kung may nagbago ba. Yan, naka-on na po yung ating energy saving. Then check natin ulit. So 1.3 pa rin. So wala. Wala talagang nagbago sa ating reading. So ginamitan natin yan ng resistive load at saka inductive load. Tapos yung karaniwan po sa ating mga tahanan. So wala po talaga. So ngayon try nating buksan kung ano ba yung laman nito. Tayo ba ay na-scam o ano, try natin kung o baka nagkamali lang tayo sa ating pagtitest. So para malaman din natin kung ano ba yung circuit na nasa loob ng box na to. So yan, bubuksan na natin to. So wala siyang screw dito, so malamang susungkitin lang natin to. Yan, wala tayong makita na screw. Yan, sungkitin lang natin yung gilid. At yan, nagbubukas na siya. So ngayon makikita natin yung laman ng device na to. At ayun, wala po siyang laman. So yan po yung ating nabili. So yan, walang kalaman-laman. Dalawang lead lang. At saka itong apat na resistor. So paano po magiging energy saving device yung apat na resistor saka dalawang LED o light emitting diodes. So yan, wala po. So magiging dagdag pa to sa inyong bill kasi nga kumukonsumo din ng kuryente itong dalawang LED na to. So usually yung mga ganito energy saving device, karaniwan po ay may laman po yan na capacitor, which is yung basic function lang is yung nagko-correct ng power factors na siyang usually nagagamit sa mga mga inductive loads gaya ng mga motors or compressors, ganyan, mga refrigerators. Eh pero itong device na to ay talagang walang kalaman-laman, kaya wala, na scam po tayo sa device na to. At ingat po kapag tayo ay bibili. Yan, ito yung kanyang box. So yan, at least ma-aware po yung iba na gustong bumili ng energy saving device. So mas maganda kung bibili kayo kung meron mang mga energy saving device na iba. So kilatisin nyo muna at saka dapat po ay aprobado yan ng ating ahensya, ng ating pamahalaan o yung sangay ng pamahalaan natin na siyang nagbibigay ng pahintulot na pwedeng i-retail o ibenta sa market natin yung device na to. So yan po, makikita nyo naman dyan, dalawang LED. Yan, saka apat lang na resistor. So para po sa iba pang mga videos natin, pakibisita nyo po ang ating channel playlist. At saka meron din tayo sa ating video description, mga electrical wirings, DIYs at saka motor controls. Yan, tapos nagtitest din tayo ng mga products kagaya nito. So isa sa titingnan nyo yung mga Philippine Standard Stickers. Yan, yung mga ICC marks, BPS marks. Yan po yung ating tinitingnan para masiguro po yung ating kalidad ng ating binibili, especially yung mga electrical goods sa merkado. So yan,
try nang natin to, binili natin to 100 plus to. At yun yung ating, yan, walang kwenta po yung ating nabili. Yan, ito yung mga stickers natin. Dapat naka-indicate yan o naka ano sa box, eh wala. Kaya po ano, beware lang po sa mga bibili ng mga energy saving device. Yan, hindi naman natin nilalahat, siguro yung iba ay merong mga magandang quality, hindi rin natin masabi. So nasa sayo na po. Again, ito ang local electrician. Maraming salamat po.